Ada atau mana tak? Saya usah ada hutan. I don't give up to diet and weight guidance. Okay, saya usah kekali sebatu. Usah kini mak besar satu ni, mahu kok dia nak coba? No? Kenapa? Bukma rana, bukma. Okay. So family is the basic unit of society. Mana alagaan atau ang pamilya? Okay, once maguba atong pamilya, guba sa mga tuwang katilingban. Kung maguba atong katilingban, guba atong nasod. Kung maguba atong nasod, maguba sa mga tuwang kalibutan. Happy ta, dili. Happy na nga maguba atong kalibutan. So, dili na malipayon, no? Once nga maguba ng relasyon, dili ka happy. Di ba? O, oh, dili ka happy. Happy si Lina, dili ka may relationship, dili ka happy. Kita kasi ako, di ka malipayon. Kailangan kong mayroon relationship. Okay? So, society is the extension of our family. Muna nga, doon na tayo itawag ang familial relationship. Now, we have to extend and we are one global family under God, di ba? We are one family under God. So, that means nga, kita pa na brothers and sisters, so we have to extend our family. No? Brothers and sisters, why limit? We have to extend our family, we adapt ng bata, as in, imuhang anak. Yung tatay, nanay, imitrit, as in, imuhang tatay o nanay. Diba? Anak iksoon, as in, imuhang iksoon. Wala yung limit. Ma-vertical man or ma-diagonal. But, ano na yung, kung saan ito na yung limit? It is a horizontal relationship. Kung saan ang horizontal relationship? No? Vertical line. Doon na nga siya limit, hindi na pwede niyo extend, no extension. Meaning, you cannot love the husband of your neighbors. Hindi pwede niyo higog maon ang asawa sa iyo, sininan. Hindi niyo ma-extend. Ma-extend niyo mong love as brothers and sisters, may limit, di ba? Ma-extend niyo mong love as tatay na may, may limit, pataas, paubos, pero horizontal relationship. No, no extension. Only your wife, only your husband, adyo! Ano ba? Naroon to. Okay? So, una, importante ang, kung saan importante ang horizontal relationship. No? So, we have to remember, we are one world, family, and brother. No? You have to extend our relationship without limit, except husband and wife relationship. Okay? So, beyond race, beyond culture, and nationality. Okay? So the third blessing is, sa to, have dominion all over the creation. So, kinesyan mo sa katulong, have dominion, meaning an ideal person. Pero kaya dito sa true love, iba daw siya ang saan niya pag-manage sa iyang paligod, ng environment, panagutang na siyang paligod. No? For example, kung wala kay true love, na kay konsilyo, pwede na nimo gamitong pagpatay o tao. Pero na kay true love, ang konsilyo, kaliwa, kaya na sa isda o sa mga nakalamas, di ba? Pero huwag kayo true love, magulit ay patay o? Tao. So, ideal person na siya true love. So, kung ano na yung ideal environment. Now, parang, ang itong technology nagkakarabi, nagkatibig naman itong technology. Kung wala siya true love, sumita po. Ang technology may po destroy na ito. No? Like, for example, karang nag-create ng mga nuclear weapons. Then, lain nga country, nag-create ng mga nuclear weapons. America, Russia, China, Iraq. No? Naghana ngayon. Nakibalo mo lang, usap ka nuclear weapons, mabuto na siya, usap ko ka naso na nabukag. Niya ko magdoga na sila, pagbuto sila, pagbuhi na nuclear weapons, pagbuhi pagkata, napakay kalimutan, wala, full force na tanda. Ha? Muna yung tapo kung walay tinuod na guma. Kung nai tinuod na guma, hindi na nila makaya. No? Okay? So, muna, third blessing, meaning, ginagahan ng authority to take ownership sa mga tradition. Di ka tama kalisod-lisod sa ito ang pagpanginabuhi karon. Okay? So, muna ginawa ko, dominion over all creation. Di ba? So, art and technology reflecting God's heart and creativity. Tignan mo yung kapatid sa may pinaka, ano nga lang, develop mga kapalimunan, di ba? Tungkol sa mga scientist. No? Because of God. No? Because God is the founder of science. Di ba? Sino yung tag-iya sa kalibutan, siya ponder sa sinsya, siya may ponder sa ito lang yung mga religion. Kaya siya may creator. Okay, so, reflecting God's heart and creativity,
material prosperity, ecological harmony. So hinanap na may tabo, no? Pero tungkol sa wala na realize na three great blessing, muna na, wala na natin experience. Now, karon ato karon isutan, si Kanpar, kining, kung sa mga yun ay tabo yay, ano mo ka na-realize? Kung sa mga yun ay tabo, sa Garden of Eden, di ba, ano ka ba sila dahil mong ideal man, an ideal woman, ang una na itong ginigana? Ano ba sila nakaigirin ko, true love? Ano nga, hatred na meron ang nakonono ni Kayo ng Abel, no? Eh, pinatiyamay naman yun naman sila. Hatred. So, ato mismo na karon, the destruction of the original blessed family. Kung saka, dako na destruction, ganit ako, sa una na ito nga, ginigana. Mauna, ang resulta sa ilang ibuhat ko ni, nagkarilain ng problema sa nalang parte sa kalimutan. Okay? So, sa mabiyahin ko lang ang Adam and Eve. So, naana sa story, as Christian, sa upang religion na ito lang story, no? As Christian, ang story ko ni, no? Biblical story of the human fall, Adam and Eve in the Garden of Eden. No? Sa Garden of Eden, doon ay duha kakamoy na dimensyon. Tree of life, o sa tree of the knowledge of good and evil. Kining tree of the knowledge of good and evil, doon na siya'y bunga na forbidden, bawal sa Ginoo. Ingas ang Ginoo nga, Adam and Eve, pwede mo makakaon sa tanang prutas. Gawas niya ni prutas ang kahoy ka nagila sa mayo o kautan. Kaya sa gayon ka mong kahoy ka niya ni, mamatay ka niya ng gayon. So karon, doon ay bitin. Di ba, muna story? Doon ay bitin na nitinta ka, iba. Ha? Kahoy na anak. No? Hindi ka mamatay, mag-bride mo ka. Mag-prayer ka ni God, mag-bride ka. Makibala mo si Pahal sa iyo, utan na ka. So may mayo kayo siya mong tintal, natintal si Eve. So, pagkaroon ko ni Eve, labi mo mong diay. So, yan, yeah, naman lang niya ang partner si Adam. Adam, labi kayo. Why? So, ikaroon ko. So, mo na ito nga nakasalan sila. Yan na lang suko ng problema. Di ba, muna story? Oh, muna story. Now, karoon. Atong nagtawang, palawman na ito pagsagot. Gamito na ito ang atuang kaalam na gihatag sa Ginoo. Itagahan tao kaalam para masabdan ako ang kumplito na kanaturan. Okay? Kung sa mga yung crime na nitabo dito sa Garden of Eden. Sa labag yun ay na, mukha ang kukrutas. Wala agad na yun. Sa labag yun ay kukrutas. Oh, sa labag, ginawal. O, di ba? Kaya ginawal mo na kay bawal sa inyo ng kama ka, kukasato na. O, sa labag. Okay. Now, karoon. Let's say, sa lato, prutas ito. Kinaiya sa tao, matabunan niya yan sa'yo. Tama? Kinaiya sa tao na matabunan niya yan sa'yo. For example, kung ba ang nakasala? Tama may nag-usap. Pag-abot ni God, Adam and Eve, asa mo? Kung sa'yo nag-iwa, nakulaw sila, di ba? Dapat tabunan nila ang ba or itago nilang prutas sa likod, di ba? Kung nag-ibawal. Itago nila, okay, kasama sila. Itabunan ba nila ilang baba? Ha? Tingnan naman ba, itabunan mo eh. Kung di man ba, para sa mabaw, itabunan. Asa na baba? Asa na yung baba? Baba, masa rupos itabunan. Di ba, mga hugo sila? Hugad sila, di ba? Sa ako sa nagkakot mo na, di ba? Sa ulaw, wala. Sa wala pa ba? Wala sa naulaw. Pumad sila, wala sila ng ulam, pero umad ng kaon, naulam na sila. So dapat kayo muna yung nagkaon, pagunan, itago sa likod. Hindi ba yung itabunan? Question, asa may nakasala? Ang baba sa taas o baba sa lubos? Nagawa ninyo? No? Oo. Klaro kayo. Huwag ka na problema ha. Adam and Eve, shame after their crime, di ba? Di ka after their, hubot sila, hubot, no? Nakaulaw na sila. No. Di ka after their sexual crime. They were both naked, but they felt no shame. She took some of the fruit and they ate, and he also ate it. Then they realized that they were naked. So they made covering for themselves.
I have concealed my sin as Adam did by hiding my guilt in my heart. So, ilang itabunan nilang kaugalingon. No? Diba, bubo sila, karoon na may happy. Ano yung cover? Because, nakasala sila. Kasi sila, pili ang pagkaman sa buta. O, itabun nilang mapahan. Itabunan na sa lower part. Why? Kaya maulay na sa'yo. Maulay na sa'yo. Di mo kabalipan, anak, kaya ka na siya, nilagin nga history repeat itself. Anong tapos sa una, may tapos sa pano. Kung nakita na ito na siya, sa ito ang pasigo. Tama? Mula na karoon na itabo, mga problema kaya ito bang sa pagkatulimban, teenage pregnancy, sa panila ng mga premarital sex, mga boyfriend and girlfriend relationship, na wala rin gaya ng iya, mula na wak pagaling, wak na lang, maradang kami ng mga pangalit ko'y sa bata, walang tuman tumulong sa teenage pregnancy. No? Diba? So, sumula siya ang sitwasyon, no? Sa Garden of Eden, fornication sa lahat. So, ng fornication, illicit sexual relationship. Meaning, pakihilawas ka. Wala pa'y blessing sa Ginoo. Diba, hindi ko si God, be fruitful. Wala pa may be fruitful, nag-multiply naman sila. Diba? Ano naman, may itinal. O, biyan ay sitwasyon na ito karoon, di ba? Ikaw na binigay ka ng anak, karong eskwila ka, tinamang naman ka sa mga eskwila. Yan ang binitintal. O, naman. Di ba? O, mura na. History repeat itself. Ang binigay ka always mag-guide sa anak. Pero ang anak, nakadepende sa anak kung saan niya, kung overcome ang iyang ang mga tentasyon, no? Temptation. So, ano ang prutas ng disputan dito? No? Fruit. Trees reproduce by their fruit. Di ba? Kung mangga, liso sa mangga, itanong, tubo, mabunga. People have children through their sexual love. Nag-isimulay siya sa fruit. No? Kung ang babae masunod binhi sa lalaki, mabunti sa babae, mamana. No? Mamana. Mamana. Blessed are you among women, and blessed is the fruit. Fruit. Wala yung fruit. Ay, fruit? Oh. So, naalag yung fruit. That means nga, ang fruit as isipulo sa sexual part. No? Sexual part. Okay. Okay, so, sexual love, no? May tapos sa Garden of Eden. Muli si, kumatuuran nga, huwag kayo nagpagipay na ito. No? Kasi kumatuuran nga, huwag na ito na kapawahan. Pero nagkagulay, nagkatiguan, kalimutan. May bawa ka din na ito, mga kalabuhan. Out aware ta sa itong sitwasyon nga ron. Ngayon, nagagal man kayo mga misfortune ng tao sa itong kinabuhi. Nagsasara itong paningamot, o kayo tayo asenso. Puro malas sa itong kinabuhi. Ngayon naman, because of this problem, sa original sin, kaya ito na inhirit, sa una na ito nga, dinikanan. Buntis pa lang, naanay sa lang ang bata, sulusod din yan. No? Kaya glad na lang ako na inhirit sa una na ito ng binigana. Na inhirit na ito sa iyo na gumbay, sa iyo na pinaguli, sa iyo na kaliwatan. No? Muna yung ito na karunod. No? So origin of all human beings. No? So, muna si Adam ay ang guli. Adam is the fruitful. Diba? Perfection of heart and character. Once yung ako mas natin na level, di na yun magtugong si God. Di nga si God, do not eat, no. Di nga si God, okay, eat all you can. Well, you need to do tagay kung kaon. Hindi pa sumo si God niya na. Pero naapas na din rin, di nga si God, do not eat. The moment that you will eat of it, you will surely die. Dati ma-fall sila. Kasala sila. No? So, huwag tayo problema sila. Sila so, karon, tapos, muna nakita, disintance na sa order of that. Consequences of the fall of Adam and Eve, loss of the three blessings. So we lost ito nga, be fruitful, multiply, have dominion, na huwag ka na sa tuwan. No? Muna nga, we lost this three. No? First blessing, we lost. No? Muna nga, ang problema ito, we lost that blessing. First blessing muna, mga young people karon, grabe ang influensya sa drugs. Drug addiction. No? Mga sexual immorality,
So because of the conflict within, atong mayro ang balik na conflict. So ang sala is just like a tree. Doon ay root. Kasi original sin. Ang sala, kanin, nahita po. Ang ada po diin sa Garden of Eden. Ang punuan, mga itaw, hereditary sin. Ang branches, collective sin. Ang leaves, personal sin. Diba kita, doon natin personal sin. Mangato ka sa simbahan, kung bisa ko lang, kung may tagpasaylo, may kanita ng kape, buwata ni kapapasaylo yung kasalat, ibuwat na ito, buwat na ito ha, personal sin. Pero tungkol kay, sama sa tao eh, tungkol kay dahon ka na, personal sin, dahon ka na, mabalik yan ko, panalimsin. Sa ito ba, nasalanasan ka ba? Usap. No? Atal ka, isang sarga. Kay dahon naman na, personal sin, just like a lips. Paling yan kung pagkasada. Umpisa na po, di ba? May sitwasyon na ito. Oh. Branches, mga collective sin. Kung ano yung mga sala sa grupo. Grupo. Nakay grupo. Yan ka ng grupo na kasala. May usap ka ito, nag-imog sa'yo. Nangawag ka siya manok. Kapag nagkawag siya manok ng manok. Akin, nako kayo kasalaan na. Kasi wag ka nagkawag, akin ka kumaon. Military sin, yan yung mga sala na ka-inhibit sa itong mga bilitanan. Kita, ako, isa po ako, ang atong mga ginikanan nga, matay na, malululula, ang mga sala, ikaw ko rin nag-inhiling niya, nakakas na sa'yo mga. No? So mo na, may buong ka ng mga, nabuhat din ako, hindi ako gusto mong bato, nabuhat din ako, tungkol kay ilang mga extension ba yata, patay ang alas nila, was kita extension nila, di ba? Muna isa ang ilang mga design sa ato sa mga buka, tungkol sa black line, bloodline. Then, roots, original sin, mga siya ang illicit sexual relationship. Okay, so we lost the second blessing, what ang matukulong ideal family. Noon, family breakdown, mga nagusbat na relasyon sa pamilya, no? Dysfunctional families. No? So, muna na, sa una, mag-heart na, karo na, wala heart. Mag-work na. Pero loving, pag-lugay, wala na, may saging, na-aslo na. Then, free sex, the leading cause of sexually transmitted diseases. No? Kasi mga consequence nga ng tabo, di ba? Karoon, ang Pilipinas, seryoso tayo sa saking nga? HIV. STD, no? Or AIDS virus. No? HIV. Tungkol sa premarital sex. Nga? Unwanted pregnancy. No? Wala na kang plano, nabuti siya kagaling. No? Muna, teenage pregnancy. Ni atong Saritoiga, makini nga sorry, lugay na siya, pero ang Pilipinas na yung number one. Huh? Number one siya sa mga bansa sa Asia na may mataas na bilang ng teenage pregnancy. Then, muna siya, major cause of unfulfilled futures or reduced career ambition, especially among the youth and students. Muna, ilang kaugnawan mo, we lost the third blessing. Kasi kailangan ng environment na tayo bukma tulang sa creation na atong malibot, ipang puso na itong kamoy, ipang sunog, sa penitabo, din na dynamite fishing, hato nga naguba ng environment. So, pagkukuan-uan, pagkibagyo, ha, nakita mga matay na rin kayo sa landslide, ha, tumahan ka sa mga, ha, mga bator, maligid na. So, mga isa na matay na. So, dahil na, pollution sa una, may nabong tubig, ikaw sa ito, yung tapay. Kung may mineral water sa una, pwede dito na iglon. Pero hindi naman pwede. Magkasakit naman ang tao kung ilang pag-ikaw sa tapay. Tubig. No? Kung gamit na kang mineral water, ano man, pollutin na. Pollutin na ito ang tubig at ang atong kawalahan. Pollutin na. So, tungkol sa wala ay blessing. Third blessing ay true dominion sa creation. Nga naman kaya kasi nga ginoo mo ay sintro sa relasyon. So sa dautan naman mo ng sintro sa relasyon. Mga dagang patay, dagang away na itago sa tibuo, galibutan. Because of false love, because of false life, and false love within. Sa iyong kagugma, sa iyong kagilagwe, o sa iyong mga kaliwatan. Now, pero dito mababa. Ito may nakibalo na sa mga mauna ang root cause sa problema. Ipitang
tanan makasasala, itang tanan nakasala. Wala tayong i-blame sa sabusa. No? Kung doon ay problema, doon na sa'y solusyon. No? Ang Ginoo ang magpasagad nato, kay hindi ka lang kaya siya. Nakita ko na ang dapat ka niya pasakti. Naglihok siya, ang nakita mapalit sa itong original na posisyon na iyang mga anak. No? So, muna siya, restoration of the original family and blessing. No? Dapat mapalitas ng original posisyon. Mama niya itong posisyon na pulong ka, kaya nakasala. So, dapat mapalitas ito. Original ka? Position. Restoration. Okay? So, to bring us back to the original condition, value and position. So, kinalang doon na tayo, doon ay mag-guide na. So, kung kita-kita lang, hindi na ito makaya. No? Sa parang, masakit daw ka, kinala na ito ang doktor. Ang mamaayos ng sakit. No? So, muna ka, natulog na ito spiritually, natawag ka sa sayong kagilingkatan. Ako pa sa sayo ng pinikanan, na nakatawa sa talagang usap sa pinuod na pinikanan. Ang unang pinikanan, si Adam at si Eve, kung ito yung pagkatao na ito, sayo sila ng pinikanan. Ang goal sa history, ang tumong ni God sa history, ang doon ay kasaysayan sa Diyos. Ang tumong timbang yan, at doon ay mabuo na pinuod ng pinikanan din sa kalibutan. Na in the position of new Adam at new Eve, ang may pagkatao na pag-usap, na may mukhang mga anak sa Ginoo. No? So, muli ang mission. Supposed to be ng araw ng Bihay. Tugod, itinyo man siya, muna si God, hindi umundong. Mangita siya ang lahi ng Adam at Eve para mabalita sa original na position. No? Mangita siya ang lahi ng man, ang woman na makakulfill niya ng three great blessing. Habi ka mahimo siya ang tinuod na binikanan. O mainhirin ang tinuod na gugma inabuhi o kaliwatan. O kaya magsugod ang ideal family, ideal society, ideal mission, hanggang mabuo ang ideal world or heaven on earth. Ganun ang prayer ko na ito. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Maunay may karunta. Kung ano may tinuod na binigyan na din isa, kalibutan. Kung ano may tinuod na binigyan na din ay tinuod na gugma. Kung doon ay tinong magkuma, doon ay tinong pinabuhi. Kung doon ay tinong magkinabuhi, doon ay tinong kaliwatan. Okay? So, our original ancestor na nakasala, no? Si Adam o si Eve. So, kailangan ka doon ay new Adam at new Eve. No? Muna yung mission sa Messiah. That's why Jesus came. Kasi gusto din sa Bible, Jesus is the second Adam. Kasi si Jesus, ang mission niya is to restore the failure of the first Adam. But at the age of 33, Jesus also was crucified. No? Now, dili kay na-crucified siya, nakatulog na. God continue to work para ma-realize ang tinulong iniganan din sa kalibutan. No? So, that's why tulungan niyo Adam, doon ang pisikan Adam o hantong na mabuha ang tinong ng gilikanan. So doon na tinong ng gilikanan, that's the time ang true parents in behalf of God, ang true parents mao na imuhatag sa tuwa o rebirth. Ipangataw ka nga doon na yung gilikanan, ipangataw sa tapag-usap sa tinong ng gilikanan. No? Katong natang na born again, anak, sa panang mga born again. Ang born again, matatawag na pag-usap kung ano na'y tinuod na binikanan. No? Why matawag kung wala'y binikanan? No? So, dapat ano na'y tinuod na binikanan or na matawag na pag-usap. O once na matawag na pag-usap, that's the time na na-change ang ato ang lineage. Na-change ang ato ang blood lineage. Diba? Kita ka sa taong ng linya, lineage. So, na-change na, kag-revert na sa pinagay sa tinuod na binikanan. Nausap ang itong linis, ang itong linis, itong linya sa itong dugo, hindi na sa dautan, isa ka sa katarong. Adyo? Okay. So that means the removal of our original sin. No? Na-remove ang original sin. No? So unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. So wala siya ang meaning. That means change of blood lineage.
To be born requires parents. To be born again requires true parents. No? Na nagpinuod nga ginikanan. No? Muna nga, Jesus' parting words to remember, Last Supper, in the upper room, Jesus uttered His most important word to His apostles, I give you my body and my blood, symbolically, through the bread and the wine. No? Symbolically, simply symbol. No? That means the change of blood leads. No? Now, pero, of course, Jesus continuously works in Jesus. But Jesus is spirit. Nakinalan siya o body. Of course, kitang tanan, gusto nang gawin ito. Pero kitang tanan, nagpagamit. Hindi kitang tanan nagpagamit. So, swerte na itong tao na, grabe na ito ang tao na magpagamit sa iyong lawas para mapulpil mo sa gusto ni Jesus ni sa earth. Okay? Now, at the age of 15, Father Moon received this commission from Jesus. Easter morning, 1935 in Korea, he received this very important mission. Your mission is to become the true parents of humankind, to give rebirth to all humankind. So, Moni, the Father and Mother Moon. Now, you have been at muli ang methods of rebirth. Kabantay mo ano sa science, di ba na nagkita mo, barcoding, smelline, budding, smelline, crafting, di ba? For example, doon ay punuan sa kahoy niya rin, ito bunga. Tapos punuan sa kahoy niya rin, tapos kayo bunga. Kining kahoy niya rin, paito bunga. Posible ba matamis yung bunga? Doon ay yung pamaagi. Ikat siya. Yan i-ingrab dito sa kahoy ng tamis o bunga. So ang iyong bunga, hindi napal. Sumusap ka. Kita doon na tayo sayo ng ginikanan. Hindi ka na sayo ng ginikanan. Kaya na rin pinuod ng ginikanan. Kita sa kanyang putol na niya. Ingrab ko yan to cut that relationship sa sayo ng ginikanan. Ma-ingrab, masuklay ka rin sa limit sa ginoon ng ginikanan. Limit sa ginsa to ang ginoon sa Diyos. Ato ano, tinuro niya. Okay? So, muna, I am the vine, you are the branches. So, you have been cut from what is by nature a wild olive tree and grafted into a cultivated olive tree. No? So, ang ganang engrafting, ang process sa pag-engraft, muna ang itawag na ito, holy blessing. Holy blessing. Muna ang naman na itawag ito, interfaith, peace, family, blessing. No? Or holy blessing. This is the way of engrafting, no? To change our parents from false parents to true parents, no? Okay, so ini karon ato na experience karon ato na moni siya interfaith is family blessing, no? Interfaith is family blessing to strengthen marriage and kinahanglan pag-uno na ito at ang pamilya. Lip-uno na ito at ang pamilya para sa itong future na itong mga generations. No? Walay lain makasave sa ito ang naso sa ito ang nalibutan. Ita nga yun. Ita mag-expect nga ang leader at gobyerno maka-change daily. Ita, kaya kita man ang naipamilya. No? Kung ma-change, maligo na itong pamilya, ma-change na ito at ito ang kalibutan. No? Okay. So, interpret this family blessing festival, no? Strengthening the families, rebuilding the nation, and creating a world of peace. So, muna ang marriage blessing may appear as a wedding, but it is much more. No? The holy blessing of the true parents is a ceremony of family restoration to save our nation. Anong gagawin ni participate ni Ani? Because the vision is to change, to save our nation, to save the world. So the officiator of this blessing is our true parents. Ato ang tinuod ng ginikanan, umoy buhatag sa kuhaan ito. So doon na siya, four generation. Nagsugod kini blessings at 1960 with 36 couples lang. No? Hangkod nga ni Daghan, no?
1,275 couples blessings sa 1989. Then 1997, 40 million couples blessing. Dito na ni sa Korea. Okay, so God's will, all people are to be restored. So muna nga, kinanglan ang tanan masayin. Kung pamilya man, mag-ulman lang ginikanan nga doon, usap ka lang lang ang mawagtan. Di ba? Pagitaong nila niya. So muna nga, kinanglan, dapat masayin. Dari sa Pilipinas, nagsugol yung madagong event dito sa Juan, no? Sultan Kudarat sa Mindanao, no? So, muna diyan, nangyayang sa blessing sa Philippines. So, Tacloban, no? Then, Iloilo, Pagulo, Cebu City. Yung grand finale dito sa Smart Arangita Coliseum sa Cubao. 13,000 couples blessing. Okay, so, parang na-extend. Antipolo, nanap po yung 10,000 couples blessing. Kung ang pinakadaghan dito sa Marikina, ato nakita ninyo kanina, video, interfaith blessing. At anyway, ato na siya, kung napatay tayo, ato na siya lantaro po. True, may lahat din magtanong na sa video na wala pa takang lecture, kaysa magtanong na tayo ng lecture, makita na ito ang meaning, ang significant sa Marikina. Okay? So, life's three most important event, di ba? Pagkakaw, importante ka natin. Happy birthday mo na. Then, ang sunod na na, mabigyan ta. Ito, importante ka na. Happy Merit Day. Then, sunod, kamatayon. Pero nitabo ka ron, pag sunod din mo sa kaminyon, uy, automatic spiritual death. Spiritual death. Okay, mo ka na ang nasunod na. Yung hearing na ito sa ulan ito nga, ginitana. So, tungod kay kaminyon ang inundan sa pagkasala sa tao, para masave ang tao, kaminyon kung saan sa tinurong ng Ilikana ang ihatag sa tao. So muna yung itaw, interfaith peace family blessing para naman yung i-renew ang atuang commitment as husband and wife. I-renew ang atuang bow, isipan na o asawa. Okay, so marriage or interfaith peace family blessing. Doon na siya yung steps, no? Six steps process. Number one, doon na siya itawag holy juice, no? Wine or juice. So, natin mga juice niya i-prepare. So, ganang holy juice, husband po sa ka, para nasa husband and wife, tunga po niya na. Ang wine or juice is a symbol of blood of Christ. Diba? Diba po, ibasa na ko niya, the wine, the bread and wine. It's a symbol of the blood of Christ. That means nga, once we receive that one, holy juice, that means we are receiving the blood lineage of God. Okay? So, holy juice ceremony. Then, pagkumala ng holy juice ceremony, doon ay mo sprinkle, no? Mga attendants, doon ay mo sprinkle sa holy water. That means forgiveness, no? Sa itong mga, nangyay mo ng mga